Naging matagumpay ang machinery distribution para sa mga farmers association sa Bicol. Natulong ng PhilMEC at Department of Agriculture sa ilalim ng Rice Competitiveness Enhancement Fund Mechanization Component o Rice Tarification Law. Rice Tarification Law, Republic Act 11203, na minsan natin pinatikos na anti-farmer sinasabi nila. Pero ito na yung positive side. Ito na yung tulong na nanggagaling sa sa pamamagitan ng pagbibigay namin ng libreng maginarya. So tulad ng nabanggit ko, huli ko nitong pagkataon na samahan mo kami na ating pasalamatan ng mga nagsulong o mga mambabatas na nagsulong sa suporta ng tarification law. Dahil dito, magkaroon tayo ng panibagong maginarya. Isa ang nalawigan ng Camarinesur na maraming asosasyon na nabigyan ng mga tulong kung saan nalawagan si Camarinesur Governor Mix Villaforte sa mga farmers na alagaan ang mga tulong mula sa Department of Agriculture. Pag-abot po sa farming, sa napuli kami ni Senator Cynthia Villar, the only way the Philippines can overtake Thailand, Vietnam, and other agriculturally rich countries is through mechanization. So today is one step towards that. So congratulations, keep it up. And kami man po kay Congressman Erte, asahan po nito, may pumapundo sa pag-isip ng mga marahay na hibo, marahay na programa, proyekto para sa farmers, agriculture sector of Camarinesur. Ayon naman kay Rodel Tornilla, Regional Director ng Department of Agriculture ng Bicol, tuloy-tuloy ang pagtulong sa mga magsasaka, masiguro ang produksyon ng mura at di kalidad na bigas sa bansa. Kayo po ay maswerte dahil napili kayo bilang mga naunang recipients ng farm mechanization dito sa Bicol. Then, that is a bracket right na naunang kayo na mabibigyan ng part of the 10 billion pesos Rice Competitiveness Enhancement Fund, yung 5 billion po for 50% ay binibigay sa farm organization. Ito na po yung part na po ito, kaya swerte si Manepe. Labis naman ang pasalamat ni Mayor Marco Chavez ng San Jose Camarinesur na malaking tulong sa kanilang bayan, lalo na sa mga magsasaka, ang proyekto ng national government. Po talaga ang programa ko sa priority ko po sa agrikultura. Patuloy po yung priority kang sa kuyang administrasyon na matabagan po ang mga sarilit ng mga paroma sa pagtataon ni mga libreng bani, mga ano po. Kami po ang San Jose, ang banwanin San Jose po yan na nagkaugong award sa Rice Award dito kasi nakaagi pong taon. Kaya ang sa kuya man pong agenda talaga na mas mapakusog pa po ang agrikultura sa San Jose. Ay, dakula pong maray ang tabang kaning mga machineries pong inisamuya. Inot na inot po, lalo na ining harvester. Pag may ura nun po, madali po kami nakakapaanin na isasalbar ni siya, lalo pag mga calamities time. Pangduwa po, save na maray po ang time, ang kwarta kang mga parauma. Imbis pong mapaani, maalok po ning mga 20 o 30 katao, digdi po oras lang tapos na. Madali po siya hindiang makapaani. Ang Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEP na nabuo sa bisa ng Republic Act 11203 o kilala sa tawag ng Rice Tarification Law na programa ni Senator Cynthia Villar na hanggad ni Senator Villar na mapataas ang antas ng kasanayan at kalidad ng pamumuhay ng mga magsasaka ng palay. Ito si Ruel Saldico, BHTV News.